votes na yon, and may residual impact sa support for candidates who are not pro-administration. Alam mo, Ami, matasagot lang yan kung mag-itanong sa survey. Sino second or third choice nila? Kasi sa ngayon, puro lang tayo assumptions. Dito pupunta yan, dito pupunta yan. Diba? Hindi yung comment. Punta rito! Punta doon! Makikipagbakbakan! Alam niyo po mga kaibigan, yung awayan natin sa social media, hindi po yan makakapagpanalo sa isang kandidato. Mm-mm. BBM ka man, Lenny Robredo ka man, SBG ka man, Isko Moreno ka man, Manny Pacquiao ka man, o Lacson ka man, alam niyo po mga kaibigan, kahit anong bakbakan natin, kahit anong masasalitang gamitin natin ng masasakit na words sa social media, hindi po nakakatulong yan sa isang... Makikita nyo na po rito eh. Mahihiwalay na po yung mga dekolor, yung mga puti sa dekolor, no? Kahit po sa mga vlogger, hiwalayan na po to. Mahihiwalay na po to, po rito, makikita nyo na po kung sino yung mga vlogger na kaya nyo pinanunood dahil kakampi nyo lang yung pag-iisip, at yung mga vlogger na may totoong pagsusuring ginagawa sa kanya sarili. No? Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo. Kung saan man kayo naroroon, welcome po sa ating Munting Channel. Ang ating mga topic dito ay una patungkol po sa inventions, yung mga basic inventions na katulong po sa ating pang-araw-araw. Pangalawang topic po natin ay patungkol po sa health, paano tayo maging malusog na hindi gumagastos ng malaki. Pangatlong topic po natin ay patungkol sa entrepreneurship, paano tayo kumita dahil kailanganin po natin madagdagan ng ating kita. Ang pang-apat po natin na topic ay patungkol po sa mga trending issues. Minsan mga kasali dyan mga chismis, pero nakakatulong din naman sa ating buhay. Kaya kung ngayon ka palang nakadaan dito sa ating Munting Channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click din ang notification bell upang ma-update kayo sa ating mga uploaded na mga videos. Ang bibigyan natin ng reaction ngayon ay patungkol sa napaka very hot na topic ngayon sa politics. Kailan lang natapos yung pizza ng pag-file ng COC, at doon sa topic na yon, sa issue na yon, nakatutok, nakaabang lahat ang mga tao dahil para nga itong sarsuela, hindi malaman kung anong takbo ng kwento, anong final, kasi mayroong mga substitution nga. Ngayon, ito ngayon ang ating bigyan ng reaction. Pakinggan natin ng iba't ibang angulo, iba't ibang panig mula din sa mga analyst kung ano ang mga sinasabi. Okay. So, yung natatanong ko, may certainty ba yung strategy na yon na kung sisiraan si Bongbong, pupunta kay Bongo yung votes? Kasi siyempre magkakaroon ng resentment yun against the group na naninira. Hindi ba? So, tatanong ko sa inyo, sa tingin nyo, kanino pupunta yung votes na yon, and may residual impact sa support for candidates who are not pro-administration? Alam mo, Ami, matasagot lang yan kung mag-itanong sa survey. Sino second or third choice nila? Kasi sa ngayon, puro lang tayo assumptions. Dito pupunta yan, dito pupunta yan. Hmm. But there's so many wild cards right now. Aasa sa kanya. So itong mga tanong natin, maraming anggulong pwedeng mangyari. And of course, pwedeng makinabang si Manny Pacquiao, pwedeng makinabang si Bongo. Pero sabi ko nga, as a social scientist, hindi ko sasagutin yan hanggat hindi ko nakikita ang data. Kailangan may data ka diyan kasi mahirap maghula ngayon mga panahon. Professor, alam natin na nagbabago-bago, bukas iba na naman yung mangyayari, di ba? Professor Contreras, total nabanggit niyo yung data and nabanggit niyo rin yung survey. Let's talk about the other people on that survey, particularly as Ami said, yung hindi kaalyado or hindi, presumably let's put it on the other side of the administration. So let's talk about Lenny Robredo and Isko Moreno. What do you make of the survey, particularly yung pag-angat ni Lenny Robredo vis-a-vis Isko Moreno, given that a narrative, and we asked this of Lito Banayo last week, the narrative before of Isko Moreno was not only that he was binabaybay niya yung gitna, but part of his narrative also was
among non-administration, ako yung winnable. Hindi winnable si Lenny. Now comes this survey na biglang umungos, biglang umakit si Lenny Robredo, and it looks like the numbers of ISCO were the ones that are stagnant. What do you make of what do you make of that survey, and what will that make for the narratives of Lenny and ISCO? Well, apparently, na talagang umepekto yung pag-atake kay ISCO about yung Duterte 2.0 siya, Marcos 2.0. Kasi kung alalahanin natin yung ginawa ng Lenny Camp when she right after she declared her candidacy, ay talagang ISCO Moreno was savage, and that really hurt ISCO. That is something that really is empirically proven right now. Talagang nabawasan yung kanyang kinang. Now, as to whether it's going to go on until the end of the election, it's too early to tell. Now, one thing that you can the ground war will always be an important element here. Not just what is happening in social media, not so just happening in alliances with governors. Tama si Tony Lavinia kanina, na hindi kahit nandun sa iyo mga gobernador at mayor, kung wala sa iyo yung grassroots, mahirapan ka. So, ang tanong dito, sino yung maaaring magkaroon ng energy pumunta sa grassroots? Hindi natin alam, si Manny Pacquiao ba yan? Si Ting Lacson ba yan? Si Isko Moreno, si Lenny? Yung pagmumobilize ng botante, yan importante din yan. So, Marcos may be the man to beat right now because of the surveys, but it doesn't mean that it's going to hold. In a way, the question is, will this hold? Will this hold? Yeah, well, that's it. Maaga pa talaga. Pero itong at saka, I think it's just one third of voting process. Dahil ang awareness, surveys na kakapture yung awareness, popularity, is just one part of elections. Yes. Ang vote conversion is a function of organization. Sino ba yung nag-o-organize ng grassroots? Sa tingin, sabi ng analyst, mahirap prejudge or magmanguna ng konklusyon dahil kailangan talaga daw ng data at napakaaga pa, panimula pa lamang. So marami pa daw mangyayari paglipas ng mga linggo, ng mga buwan, dahil nag-uumpisa pa lamang at mayroon pang anim na buwan na lilipas na maari daw na mayroon pang mga sudden changes doon sa mga rating. Tulad nga naman sa marathon na 10 kilometers, kapag sabi ng signal na go, pag go niyan, wala pa, papitik-pitik, pabanding-banding pa yung mga runners niyan, yung mga marathoners, no? Pabagal-bagal pa lang sila, dahil malayo pa 10 kilometers pa So habang tumatakbo sila, yung mga audience naman, nag-aabang kung sino ang manghihina diyan, kung sinong malakas. So doon sa takbo na 'yon, makikita mo ngayon kung sinong consistent, kung sinong persistent sa lakas, sa tibay. So ganun din dito mangyari sa eleksyon. Malalaman natin paglipas ng 2 hanggang 4 na buwan kung sinong consistent, lalo na sa rating. Ngayon, maalaala natin na doon sa nakalipas na 5 taon, ang bakbakan, 2 grupo lang yung sa tinasabi natin yung Dilawan at saka kontra nitong Pula. At siyempre naman, dahil sa excellent talaga, napaka-excellent yung nagawa ng ating Pangulo na hindi pa nagawa ng kahit kanino. Infrastructure, pati internet, laglagwala, ang daming magagandang nagawa na hindi man nagawa noong nakalipas. So dahil dito sa performance ng ating Pangulo, talagang ang grupo ng DDS talagang nag-shoot up. At siyempre, yung DDS kasama dito yung mga grupo ng loyalist. Kaya isang bagay yan na nakapagbigay ng mataas na rating sa panig ng Marcoses. Kaso ang nangyari ngayon, biglang itong nakalipas na araw lamang ay nagkakaroon ng gulo dahil sa may mga nilabas ang ating Pangulo ng mga isyo. Okay, yan ang nangyari. So nagkakaroon ngayon ng gulo na bulabog. Okay, sa sinabi naman ng analyst, sabi niya sa
takbo ng pangangampanya magkakaroon ng pagbabago, dahil kung sino daw ang talagang pumupunta doon sa mga tao, kung sino daw ang may makinarya na talagang masipag mag, sabi nila, grassroots, kausapin talaga yung mga tao at maramdaman nila ang kanilang, kumbaga yung, maramdaman nila yung tulong, maniniwala or, o nga, maniniwala doon sa tao, yun ang magpapabago daw sa rating. So yan ang sinasabi ng analyst. Ngayon, mayroong laban talaga dito si Senator Bunggo. Although ngayon, mahina pa yung pangalan niya. Kaso lang na may poste na siya doon sa mga iba-ibang lugar. May poste na siya doon sa mga iba-ibang lugar. Isipin mo, 149 Malasakit Centers. Yung mga tao dyan na naka-experience ng kabutihan na isang package deal na yung kanilang pangangailangan dyan sa Malasakit. Ano yan? Ang word of mouth yan. Sa ceiling kasi, ang ceiling, yung strategy ng ceiling, paano pa pagkalat ng iyong negosyo ay yung sa mouth, yung experience nila, satisfaction doon sa iyong servisyo. Eh yung 149 Malasakit yan, yung mga tao dyan, siyempre pag tinanong mo yan, sino ang pipiliin mo? Eh siyempre nakikita nila, nandyan yung Malasakit. Pag nabasa yung Malasakit Center, sino bang napapatok sa isip nila? Kagad si Senator Bunggo. At mayroong laban din si Senator Bunggo sa mga suppliers, saka sa mga tarpaulin sa pagkakampanya, dahil yung kanyang parents ay pagkang malaking printing press sa Davao. Kaya magkakalat ngayon yung paramihan ng tarpaulin ng mga flyers niyan. So yan, may laban si Senator Bunggo. So tingnan natin. Ngayon, punta tayo sa social media. Dahil totoo talaga na napakaraming Marcos loyalist sa social media. Kaya isa din yan ang nagdadala bakit mataas ang rating ng grupo ng Marcos. Dahil ang nagdadala talaga, alam naman natin na ang media ay malakas magdala sa tiwala o sa pangdinig ng mga tao. So social media pa ngayon, ang trend natin ngayon, social media. Kaya hindi ipagkakaila o talagang hindi ipagtataka na mataas ang rating ng grupo na ni BBM. Ngayon, pakinggan natin yung mga, mayroon namang ilan na nakikita ko sa social media yung grupo ng Solid DDS. Kaya pakinggan natin yung mga sinasabi ng mga Solid DDS. Shout out muna kay Sir Ninyo Barsaga, dahil maganda ang kanyang punto sa kanyang sinabi niya sa vlog. Pakinggan natin siya. Ha? Hindi po. Kasi alam ko ang limitasyon ko. Kahit anong comment ko dyan sa isang hindi ko kapartido, hindi ko kapanalig, ang lalabas po dyan, awayan. Di po ba? Ganyan ang karamihan suporte. Bakit? Kasi makita ko yung post nila na hindi pabor sa akin, kaysa sa mag-awayan kami sa social media nang dahil lang sa kandidato, mas mainam pa ho na i-block na lang. Diba? Ganun na lang ang gawin natin. Diba? Hindi yung comment, punta rito, punta doon, makikipagbakbakan. Alam niyo po mga kaibigan, yung awayan natin sa social media, hindi po yan makakapagpanalo sa isang kandidato. Mm-mm. BBM ka man, Lenny Robredo ka man, SBG ka man, Isko Moreno ka man, Manny Pacquiao ka man, o Lacson ka man, alam nyo po mga kaibigan, kahit anong bakbakan natin, kahit anong masasalitang gamitin natin na masasakit na words sa social media, hindi po nakakatulong yan sa isang kandidato. Hindi po nakakatulong. Promise. Ah, hindi po nakakatulong. Ah, alam niyo ako, naniniwala ako, karamihan na nagko-comment na kung ano-ano, nasasabihin, BBM, Lenny Robredo lang, Isko Moreno lang, Pampilo Lacson lang, Manny Pacquiao lang. Alam niyo po, ang nangyayari dyan, naniniwala po ako,
na ang karamihan dyan ng mga Lene Robredo nagpapanggap na supporter ni BBM. Ginagamit ang profile picture na magko-comment-comment na kung ano-ano para pagsabong-sabungin tayong lahat. Di ba? Ano po ba ang agenda natin ng mga supporter ni BBM at supporter na kagaya ni Bongo? Ano po ba ang ano natin? Ang agenda natin? Ano po ang agenda natin? Huwag panalunin ang mga dilawan. Di po ba? At yan din naman ang agenda ni Bongo. At yan din naman ang agenda ni Bongbong Marcos. I think kung talagang sulit po kayo na Marcos, alam nyo, kung sulit Marcos po kayo, granted na po yan sa inyo na po si BBM. Doon po kayo pumunta sa mga supporter nyo na social media blogger. Okay? Doon kayo pumunta sa inyong mga pinaniniwalaan na blogger. Ako po, ang sinasabi ko naman, hindi ko kailangan ng maraming views. Hindi ko kailangan ng maraming follower. Dahil ako ay hindi sumasahod sa YouTube at hindi ko po minumonetize ang aking channel. Kaligayahan ko lang naman ang mangupal ng mangupal. Oh, ganun lang. Ganun lang ho yan. Kasi ako, katuwiran ko po mga kaibigan, bakit ako maniniwala sa isang kandidato na hindi ko naman nasusubukan? Diba? Na hindi ko naman na nahingian ng tulong. At yung hiningi kong tulong ay hindi naman para po sa akin. Okay? Kagaya nito. Bongo, ilang beses na ako nakapagpadala sa kanya ng mga pasyente na natulungan niya. Diba? At maliban po sa pasyente, siguro ang may pagmamalaki ko, ang pinakamalaki ko sigurong nahingi kay Bongo na nailapit ko sa kanya na nagpatulong sa akin, siguro yung mahigit 25 million peso. Yung mahigit 25 million na isang mayor, ang dami niyang dinaanan. Hindi ko napapangalanan kung anong municipality, anong province, hindi ko napapangalanan. At ito pong nagbigay, na binigyan ng tulong ni Senator Bongo na inilapit ko sa kanya na binigyan niya ng 25 million, certified po ito na iba ang kandidatong dala niya, hindi si Bongo. Pero hindi ko siya mini-message. Yun siguro ang pinaipagmamalaki ko. Kahit sabihin niyong palamura ako, ganito ang bunganga ko, at least sa kaunting paraan, pag mayroon nagpapatulong sa akin, ninyo, tulungan mo ako. Ninyo, baka pwede mo kong ilapit kay ganito dahil walang-wala rin kami. Ang sagot ko parati, 1 minute video. Ngayon, pag naiforward ko kay Senator Bongo yan o kung kaninong mga tauhan niya, hindi mangangako sa akin yun. Ang sagot lang nalang parating words, alam niyo kung anong words? Tignan ko ninyo. Tignan natin kung anong maitutulong natin. Yun lang ang parati kong naririnig kila Senator Bongo. Tignan natin ninyo kung anong maitutulong natin. Yun lang. Other than mga ilang araw, nagpipidback sa akin yung mga taong nilapit ko, nagpapasalamat. Kahit na po sa ibang mga cabinet secretary, yung mga ibang politician na nagpapatulong sa akin, nyo baka pwede mo kaming samahan kay ganito, kay ganyan. Sabi ko, sige po, basta't sagot nyo sa sakyan ko. Sagot nyo pagkain ko pagpunta ron. Ngayon, hindi ako hingin ng porsyento. Ngayon, pag sinamahan ko, bago ko sinasamahan, ina-update ko kay Senator Bongo. Ayun, pagdating doon, may action ka agad. Yun ang gusto ko kay Bongo. Bakit pa ako hahanap ng ibang politiko na hindi ko naman nakakausap? Di ba? Naririnig ko matulungin daw yung ibang politiko na politician. O siguro, magpasalamat tayo kung matulungin din yung ibang politiko. Pero, pipili pa ba ako ng kandidato ko kung ang isang kandidato ko ay nasubukan ko na? Nalapitan ko na at nailapit ko sa kanya ang dapat ilapit na nangangailangan. Now, ipatunayan ninyo kung talagang malakas ang kandidato ninyo, go ahead! Diba? Walang pumipigil sa inyo. Diba? Hindi ko naman sinabi pumunta kayo rito. Sinabi ko ba? Ay, nako po! Awesome. Yung sinasabi niyong malakas, bakit noong 2016 hindi niyo na ipaglaban ang boto niyan? Di ba? Malakas!
Bakit hindi nyo naipakita ang pwersa noong 2016? Oh, magagalit kayo. Mapipikon kayo. Oh, wag na tayong magtanggap na malakas, malakas. Ang tunay na malakas, malalaman natin yan pagdating ng Mayo. Kung sino talaga ang tunay na mananalo. At wag nyo rin sasabihin na dinaya. Kasi sa Pilipinas, walang nananalo, walang nadadaya. Lahat panalo lahat. Di ba? Ganyan ang mentality ng tao sa Pilipinas. Kahit natalo na, dinaya. Di ba? Alam nyo po, kung ayaw ninyo sa mga sinasabi ko, lumayas kayo. Ha? Ang sinasabi niya, dapat hindi mag-away-away yung mga DDS at saka yung mga loyalist. Kasi isa lang naman daw ang layunin na kailangan yung poder ay hindi mapunta sa mga dilawan. Yun lang naman ang magandang puntunuan sa sinasabi niya. So dapat hindi mag-away-away. Ang sinasabi niya, kung ayaw mo sa solid DDS, ay huwag kang pumunta doon. Doon ka lang sa grupo mo, sa mga loyalist, para hindi ka magalit. At yung pag yung murahan, yan ang iwasan natin. Yan ang tandaan natin. Yung mga pangbalahora, yung pangbabas, hindi makakatulong yan. Kasi yung pangbabas, wala namang punto na dinadala mo dyan. Sinasabi mo lang yung tao, kupal ka, bubo ka, ulol ka. Wala namang facts doon na dinadala. So ano, yan ay pang-aaway lang yan. So hindi makakatulong yan. Hindi magbibigay ng kabutihan yan. So kapag may ganun na tao na magsasabi ng ganun, ay ano, disregard natin yan. Walang pintang tao yan. Ang mas mabuting tao na sasali ka sa usapan ay yung magbigay ka ng iyong punto. Bakit yan ang stand mo? Ibigay mo yung punto mo. Ibigay mo yung kabutihan. Bakit ka naniniwala? Bakit yan ang tinatayuan mo? Yan ang mas maigi. Hindi yung pangbalahura lang na yun ang dahilan ng pag-aaway. Okay? So, yun ang sinasabi ni Sir Ninyo. Ngayon, mayroon siyang sinabing experience. Bakit siya pumili kay Senator Bongo? Dahil sabi niya, bakit ka naman pipili doon sa tao na dati nang nanungkulan, puro pangako, wala namang excellenting ginawa sa bayan. Bakit siya pupunta doon? Ito ang kanyang sinabi na kay Senator Bongo na siya, although hindi pa naman sikat, at iaasahan itong magiging tataas pa ang pagkakakilala kay Senator Bongo, dahil na-experience niya ang mabuting tao daw talaga. Hindi nangangako pag may ilalapit sa kanya ng tulong, hindi daw mangangako. Pero paglipas ng araw, paglipas ng linggo, may makukuha siyang feedback na nagpasalamat na yung tao dahil sa tulong. Yan ang napakagandang experience. Kung yan, ganyan ang leader na ating makukuha or mapipili, napakagandang pag-asa para sa atin na ganung klaseng leader ang ating mapili. Ngayon, pakinggan natin ang mga iba pang issue. Lalo na nung kailan lang nung ilang araw lang nakalipas, dalawang araw lang ay talagang nagbubulabog na naman ang balita dahil may nilabas na sinabi si PRRD. Pakinggan natin yung mismong video para hindi tayo masabi na naghaka-haka lamang. Is there going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya na. He's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira na tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English, articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan, sa labas. Pero kasabihin mo na may crisis, gano'n. Okay. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ano nga yung sinasabi ko sa inyo? Totoo yan.
mismo tumbok sa talagang ito talaga ang nap ang kaka ang kaibahan ni PRRD, hindi siya kimi. Yung dati mga nagkandidato na presidente, sabi walang kamag-anak, walang kaibigan, si PRRD hindi nagsasalitang ganun, pero hindi siya kimi. Kaibigan naman sila ni pamilyang Marcos, kaibigan sila ni BBM, pero hindi siya. Ito ngayon, mayroon pala siyang punto. Ngayon lang niya nilabas. Kasi, umbaga, totohanan na to eh. Hindi siya kimi. So, alam natin sa mga dating, sa mga nakalipas na mga buwan, mayroong mga kanyang pinapa-resign, tinanggal sa trabaho mga kaibigan niya. Na dahil nabalitaan, may ginawang hindi kaaya-aya, tinatanggal sa trabaho, pero kaibigan niya. Ito ngayon, kaibigan niya si BBM, pero hindi siya kimi nagsalita kung bakit, ano ang issue. So, nung tinanong siya, handa ba siya or papayag ba siya na magsanib pwersa sa PDP laban sa Lakas CMD o kaya sa isang grupo sa federalism, sabi niya, kagad, diretso ang kanyang sagot na hindi. At ang sinabi niya, dahil hindi siya believe kumbaga hindi niya maaasahan na magiging excelente. Ang rason niya, dahil isang pamilyang mayaman, only son, parang totoo yun. Isipin mo naman sa mga ating makakilalang mayaman, talaga namang hindi nakakaranas ng hirap yan. Hindi nakakaranas ng hirap. At ngayon, hanggang nag-mature, hindi nakaranas ng uutosan yan. Dahil hindi naman nakapagtrabaho yan eh. So, ang magpo-form kasi ng attitude, yung paano ka mag-response, kapag nasubukan mong mautos-utosan ka, kapag nasubukan mo sa buhay yung naranasan mo yung normal, yung naranasan mong normal na namuhay ka na yung ordinary tao, ano pangangailan ng mga problema ng mga tao, nung makipaglabang ka sa nakamuhay ka dahil gusto mong mag-survive sa buhay, sa business, hindi man may maranasan ng mga ano yan, ng mga mayaman, yung mga lumaki, mga bata or mga tao na lumaki sa yaman, hindi nila naranasan yan. So, yun ang punto niya, na dahil siya ay mayaman, hindi niya yung ang tibay or mga wise decision, hindi yan maasahan sa isang mayaman. Liban lang, katulad ng mga Chinese, mga mayaman sila, pero hindi mo makikitaan sila na nagbuhay silang, mag-asta silang mataas. Simple lang. Napakayaman na tao, pero simple. Kaya, tingnan mo mga ugali ng mga Chinese, hindi mo sila makitaan na mataas. Kala mo kung hindi mo nagbabantay ng tindahan, pero sila pala ang may-ari ng kanilang negosyo. So, yan ang punto, yan ang isang magandang quality. Dahil may dugong Chinese nga ito si Senator Bongbo. Kaya matibay sa trabaho. Chinese, mga Japanese, mga ganyan. Napakasipag sa trabaho at saka hindi sila, hindi sila nga mayabang. Hindi sila mapagmataas. Kaya yan ang advantage sa quality ni Senator Bongbo. Kasi actually, hindi mo madaling makipag trabaho kay PRRD, dahil kapag palpak ka sa trabaho, mali-mali ginawa mo, hindi ka niyan sasantuin, ba talagang pupunain ka niyan. Kahit kaibigan ka diyan, kapag mapalpak, hindi excellent, hindi maganda ang performance mo, mapupuna ka diyan. So isipin mo, mahirap yung si PRRD kasama kapag hindi maayos ang iyong trabaho. Pero sa habang panahon na maganda ang kanilang ugnayan, ibig sabihin subok ang pagkatao, yung ng karakter ni Senator Bongbo, dahil nakayanan niyang naging matagal na
kasama sa pagtrabaho si PRRD. So yan ang advantage dun. Ngayon, may sinabi siyang matindi dito kay DBM. So liban na siya ay anak mayaman, hindi niya naranasan na mautos-utosan sa trabaho, yung mayroon siyang sinasabi niyang bagahe. Ano ba itong bagahe na ito? Problema na laging, yung kalaban, yung laging humahadlang sa pamilyang Marcos, kay BBM, laging yan ang sinasabi niyang bagahe. Dahil yung mga victims nung panahon ni ng kanya na panahon ni FEM, talaga namang mayroon silang legit na pinaglalaban. Nandyan si yung mga victims, yung mga na-torture dyan, buhay na buhay. Eh, hindi siya lulubayan ng mga yan. At kapag naupo ang isang Marcos, magagather ito ng ano ulit, ng grupo. Talagang palaki ng palaki dahil hindi naman natapos. Actually, sinasabi natin magbubuon. Hindi, actually, may mga remaining issues pa dyan na pagtatalo-talo, hindi natatapos yan. Kaya mabubuhay uli yan kapag either sa pamilya ang ilalagay natin dyan. O nga Aquino man o pa Marcos man, magsisiklab uli ang awayan. Kaya yan yung sinasabi ni PRRD, may bagahe. Unang-una hindi siya believe. Ang pangalawa, yung bagahe, ayaw niya makisanib or makidikit sa taong may bagahe. At totoo yan, may bagahe talaga si BBM. Ngayon man, dinitira na siya ng kung ano-ano mga disqualification. At maghahanap pa yung iba niya ng kung anong klaseng bagay ang ikukontra nila kay BBM. Dahil, ano yan eh, kumbaga may sakit, may dalang galit ang mga kalaban. So yan yung sinasabi niyang bagahe. So, yan ang mga nangyari dyan. At yung pagpili niya kay Senator Bongo, dahil mismong nasubukan niya, nakita niya yung pagkatao ni Senator Bongo. Sabi niya, akala niyo pipitsyokin yan si Bong? Hindi daw pipitsyokin yan. Sino ba tayong makipagtalo sa kanya? Siya naman yung siniservisyon ng tao. So, magaling daw si Senator Bong at mapagkumbaba. Siyempre naman, sinabi na natin ang kasipagan ng Chinese, hindi natin malalamangan yan. Talaga naman. At saka, yung iba, ginagamit yung Chinese na issue dahil lahing Chinese, hindi naman natin dapat issue yan kasi hindi lang naman tayo dito lahing Chinese. May mga lahi tayong mga lolo natin, mga lahing Espanyol. At saka, siyempre, nandyan yung lahing Chinese, hindi na issue yan. Wala, mababaw yan. So, ang advantage pa nga, Chinese, baka magkakaroon pa ng respect dahil pag alam naman natin, mayroong conflict tayo dyan sa West Philippines. Pag Chinese ang nakaupo, baka may kunting respect dahil katulad ng ating regional mga groups, katulad ng ikaw ay Ilocano. Pagka Ilocano, mayroong kang something na mayroong kayong attraction dahil magkakababayan kayo. Pag sinasabing Bisaya, ay Bisaya yan. So, mayroon kayong something na common dahil magkaano kayo, yung culture nyo, magkakaunawaan kayo. So, kung Chinese ang ilagay natin dyan, walang problema. Baka nga magkakaroon pa ng respect dahil at saka yung kilos ng Chinese, baka mayroong advance or mayroong mutual na paano i-deal itong problem na parehas naman Chinese yung ating katalo dyan sa West Philippines. Dahil talagang tunay na issue talaga yung West Philippines. Kahit sinong ilagay natin dyan na Pangulo, talagang medyo mahirap yan. So, i-disregard muna natin yung issue naman. Okay. So, ang pagtutukan natin, yung sino ang makapagpatuloy sa mga plano, sa mga programa na nandyan nakalata. Kasi kung hindi magaling or hindi mapagkatiwalaan, hindi makuha yung strategy, maaring mawala na naman yan sa usapan at masayang lang yung imbis na nandun na sa momentum, mawala tuloy ang mga programa dahil ibang tao, ibang takbo, mayroong sariling mundo, yun ang problema dyan. Kapag ilagay natin malaking tao pero may sarili naman siyang mundo, wala na. Mawawala na tayo sa momentum ng pag-undad. Ngayon, pakinggan natin naman yung isang vlogger dahil sinasabi na nga natin na
although dominated sa mga Marcos loyalist yung social media, lalo Facebook, sa YouTube, mayroon ding mga iilan kung nakikita ng mga DDS. At aking i-recognize si Sir Badong Aratilis, kukuhanan ko rin siya ng reaction dahil mayroon din siyang mga magagandang sinasabi patungkol nga dito sa kalagayan ng ang tungo or direction ng mga sinasabi ni PRRD. Pakinggan natin si Sir Badong. Okay. Bago natin pag-usapan yan, yan po yung main topic eh. May mga nagpapakalat pa rin po ngayon, no? Ngayon lang. May mga magbablog mamaya. Ang pamagat, ang mga tatalakayan po nila, kahit ano raw atake kay BBM, lalong lumalakas, sabay lagpas, labas ng survey. Hindi ko alam, ano ba yung may huling survey? Publicus Asia. Okay. Tama po yun. Kalalabas lang po ngayon ng Publicus Asia at nangunguna pa rin po at lumaki pa ang lamang ni Bongbong Marcos sa kanyang mga katunggali. Ganun din, si Sara Duterte, siya na po yung nangunguna sa Vice President. Okay. Bakit ko po sinabi na immaterial po yan, no? Hindi po pwedeng pag-ugnayin na yung nilabas kahapon ni Pangulong Duterte ay sasabihin na walang epekto o yung pangalawang araw na atake, no? Sa hindi tinutukoy kahapon, ngayon po may tinukoy. Ibig bang sabihin, may direktang epekto na yan dito po sa tinatawag nating Publicus Asia na anong tawag dito? Survey? Wala po. Ngayon pa lang yan. Kailan ba yung survey na yan? Ibig sabihin, hindi pa siya binabanatan ni Pangulong Duterte nung may survey yan. Kaya hindi nyo pwedeng i-claim, no? Sa mga supporter po na ni BBM, hindi nyo po pwedeng i-claim na kahit na anong bira ninyo ay walang epekto, katunayan, lumalakas pa kayo. Makikita po natin yan, no? Kung may epekto talaga yan o wala, yung pagbira ni PRRD kay Bongbong Marcos mismo na, kung pagkatapos po nito, tsaka nagsarbi. Yun po yun, no? Magkakaiba po yun. Magkaiba po yung hindi pa nagsasalita si Pangulong Duterte. At kaya nga po, ang sarbi, hindi lang po minsan ginagawa. Ang sarbi po, tinitignan po niyan yung epekto ng mga panyanyari. Malaki po, sa tingin ko, lahat po ng dyaryo, traditional media, lahat po ng mga vlogger, political vlogger, mapa kayo man ay kampi ni BBM o anti-BBM man, kayo man ay oposisyon o administrasyon, kayo man ay mga political analyst, lahat po ng dyaryo, pinag-uusapan po kada magsasalita si Pangulong Duterte, no? Tsaka nyo po sabihin na walang epekto yan kay Bongbong Marcos after na merong mag-survey pagkatapos ng mga pahayag na to. Okay. Dito po tayo. Alam po ninyo, merong nananamantala na muntanga lang ang tawag, no? Nananamantala na ito po, yung grupo po na to, nilabas po ito ng ano eh, no? Malacañang Events and Catering Service. Pero ito po, mga dilawan po ito eh, no? Actually, niretweet po ito, na kaya ko po nakita to kasi pinapalo ko yung Wansang Bayan. Niretweet po ito ng Wansang Bayan. Pakinggan po natin itong nakakatawang panawagan nitong mga dilawan. Ito po si Don Jeronimo Manyalak, no? Na isa pong true-blooded dilawan to, no? Kasi tinignan ko yung, nag-viral kasi to, tinignan ko yung Facebook niya, nakita po natin. Ito po ang sinabi niya. 60-40 ang chance na makancel. Dilawan po to, ha? Hindi po to DDS, ha? Pero tignan nyo po, baka may maloko to, eh. 60-40 ang chance na makancel ang COC ni BBM.
ang may pakananang disqualification case ni BBM ay ang kampo ni Duterte. Tignan nyo. Ganyan po sila mag-fake news. Ang may pakananang disqualification case ni BBM ay ang kampo ni Duterte. Si Duterte ngayon ay may hawak sa Supreme Court at COMELEC. Kaya kung ako sa mga loyalista, pag na-disqualified si BBM, dapat gumanti kayo kay Daday at Tatay Digong, iboto nyo si Lenny para may pakulong niya si Rodrigo Duterte. Yan po, nakakatawa sa atin. Pero posible pong sundin yan. Alam nyo po, may mga moves na po ngayon, yung mga follower. Okay, marami po tayong pinagtatakahan dito, no? Pero pilit po nating uunawain. Makikita nyo na po rito mahihiwalay na po yung mga dekolor, yung mga puti sa dekolor, no? Kahit po sa mga vlogger, hiwalayan na po to. Mahihiwalay na po to, po rito, makikita nyo na po kung sino yung mga vlogger na kaya nyo pinanunood dahil kakampi nyo lang yung pag-iisip at tayo yung mga vlogger na may totoong pagsusuring ginagawa sa kanya sarili. No? Lahat po dito, hiwalayan na to. Ano po itong ginagawa ni Pangulong Duterte? Tinukoy po niya. Basahin po muna natin. Siguro naman nabasa nyo to lahat. No, no, I cannot because nandyan si Marcos. Sa lakas CMD. Okay, ito po yung tanong na maaari po ba siya, no? Maaari po ba siyang makipag alyansa dito po sa lakas CMD na pinamumunuan ng kanyang anak na si Sara Duterte? Ang sagot po ni Pangulong Duterte ay ito. No, no, I cannot because nandyan si Marcos sa lakas CMD. Hindi ako believe sa kanya. He is really a weak leader. Tinukoy niya na po, no? Weak leader si Marcos. Ang hindi niya tinutukoy, eto bang sinasabi niyang weak leader na ito? Eto rin yung cocaine user kahapon? Hindi niya pa po sinasabi. Hindi po, may mga hinala na po tayo lahat, pero hindi po natin pwedeng tukuyin. Kasi hindi tinutukoy ni Pangulong Duterte. Dito lang po tayo sa tinukoy niya. Okay. He is really a weak leader. Totoo yan. Hindi ako naninira ng tao. Talagang weak kasi spoiled child. Only son. Of course, he can talk. He delivers English. Ma-articulate. Pero sabihin mo may crisis, ganun. He's a weak leader at saka may bagahe siya. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Totoo yan. Bantay ka dyan. Magkamali ang Pilipinas. So nagbibigay at the same time ng warning si Pangulong Duterte na kayo baka magkamali ang Pilipinas sa pagboto sa isang weak leader. Grabe, no? Ito po, hindi na po ito po pwede, ha? Hindi na po po pwedeng sagutin lang ito ng mga kung sino-sinong vlogger na ang tanging sagot sa lahat ng kumukontra sa kanilang samahan o kay BBM. Lahat po na kumukontra kay BBM, isa lang po ang sagot nila, dilawan. Sabihin nyo nga po na si Pangulong Duterte ay dilawan pa rin. Kinakailangan nyo na po ng magandang paliwanag, no? Kinakailangan na po humihingi na yung mga naniniwala sa inyo. Yung mga followers ni BBM, humihingi na ng mga paliwanag. Hanggang kailan kayong hindi sasagot? No? Hanggang kailan mananahimik ang inyong leader? Alam po ninyo, pinipikon na nga kayo ni Pangulong Duterte, dinirekta na, weak leader yan. Ayoko makipag-alyansa dahil kay Marcos. At si Marcos ay isang weak leader. Dinirekta na kayo. At yan po ay pagpapakita na totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte kung nananahimik pa rin yung leader ninyo. Sa kabila ng mga batikos, ang sinasabi ko po sa inyo, no? Ang sinasabi ko po sa inyo, si Pangulong Duterte, banatan mo, babalikan ka kagad. Ganun yung mga kinakailangan natin leader. No? Eto, si Lenny, alam po ba ninyo ang bira natin? Kasama kayo noon
nung sinasabi nyo na kayo ay DDS pa lang. Kasama namin kayo noon. Pag binibira natin si Lenny na very slow, matagal magbigay ng mga pahayag. No? Dahil na nahihinaan tayo sa utak. Binibira na natin, ang tagal pang bumigay. Ang tagal magbigay ng mga pahayag. No? Hindi po pwede na ipaubaya itong mga to sa mga vlogger. Mag-iisip pa yung vlogger. Eh, yung mga vlogger nyo nga mismo ang tignan nyo po. Dahil huli na po. Yung mga vlogger po nila, unlike po ng mga vlogger na natira sa DDS, yung mga totoong vlogger ng DDS, bigyan mo kami ng balita, kaya namin suriin. Bakit pati mga vlogger nila ang babagal mag-isip? Kinakailangan pa kasing naghihintay pa rin kung anong isasagot. Sinabihan na weak leader yung leader ninyo. Ano isasagot ninyo? Dilawan kami? Dilawan si Pangulong Duterte? Hindi kami nagsalita niyan. Pag kami nagsalita niyan, pwede nyo sabihin dilawan ako. O si Banat Bay, nakatulad ng sinasabi ninyo na laging dilawan. Hindi na po uubra sa tao yan. Nadilawan po kami lagi. Si Pangulong Duterte, dilawan din? Wala na pong maniniwala sa inyo kung ganyan lang kayo magpapaliwanag. Meron po ditong paliwanag. No? Ito pong DDS vlogger. Ang tagal na po nilang paliwanag to, hindi sila nag-upgrade. Ito pa yung paliwanag ni TP. Tignan po natin. Ito po yung paliwanag nila dyan. United DDS. Kita mo? Hindi na si Pangulong Duterte sinusuportahan nyo, pangalan nyo pa rin United DDS. mahiya eh. Hindi marunong mahiya eh. Ginagamit mo pa rin yung DDS ngayon. Hindi na mo naman sinusuportahan si Bongo. Okay. Sabi niya, we respect your opinion, Pierre Ardi. Pero BBM Sara pa rin po kami. The more na sinisiraan nyo si BBM, the more na naniniwala kami na may nag-uutos sa iyo and hopefully against sa will mo yung sinasabi mo. Pero kahit hindi man against your will, we still respect you, sir. Anong klaseng paliwanag yan? The more na sinisiraan mo si BBM, the more na naniniwala kami na may nag-uutos sa iyo. Yun pa rin ang dialogue nyo. Ha? Nagpapakita na ng pagkahenyo sa political strategy si Pangulong Duterte. Ang isasagot nyo pa rin yung sinabi ni TP ilang araw na ang nakalipas. Upgrade din kayo. Ilang araw na yung sinabi ni TP na may nagdidikta kay Pangulong Duterte. Diyan nga nagalit yung mga DDS. Eh. Si Pangulong Duterte, didiktahan? Kailan ba yan naganap? Panahon pa yan nung kailan ba sinabi ni TP na may parang may nagdidikta kay Pangulong Duterte? Nung panahon ng substitution yan, November 13 o November 12. Ang tagal. Loading kayo mag-isip lahat. Sinabi yan, no? Sinabi yan, strategy nyo yan, nung kinakailangan nyo magpaliwanag, bakit si Bongo ang tinaas ni PRRD at hindi si BBM? Paliwanag yan dun. Yung may nagdidikta, hindi na siya. Dinidiktahan na siya ni Bongo. Matagal ng paliwanag yan sa ibang okasyon. Iba na birada ngayon ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte ngayon, sinasabihan na kayo, direkta, weak leadership. Ang isasagot nyo pa rin, dinidiktahan lang si Pangulong Duterte. Dinidiktahan pa rin si Pangulong Duterte. Ang bagal, loading kayo. Kami batuhan nyo ng issue, may sagot agad. Kahit hindi ko kilala si Pangulong Duterte, kahit wala kaming komunikasyon ni Banat Bay, totoo po yan. Saksi tong mga viewers ko rito. Sila nagsasabi sa akin, gusto ka raw ma-interview ni Banat Bay. Wala po kaming connection. Pero kaya namin, yung mga natira kay Pangulong Duterte, kaya namin magsuri ng mga nagaganap agad-agad. Kayo,
May nagdidikta pa rin kay Pangulong Duterte? Yun pa rin ang dialogue nyo? Ako na magpapaliwanag. Baka naglo-loading pa yung mga think tank ninyo. Ako na magpapaliwanag para sa inyo. Simple lang ang ginagawa ni Pangulong Duterte, no? Nagpapagpag na si Pangulong Duterte. Ang ginagawa ni Pangulong Duterte, hindi nyo na ngayon makiklaim, no? Inihihiwalay na ni Pangulong Duterte yung kanyang sarili sa grupo ni BBM. Ano po ang ibig sabihin niyan? Kung yun dati na maliwa, una niyan sinabi, wala namang nagawa. O hindi niya tinutukoy si BBM yun. No? Kung sino man yung sinasabi ni Pangulong Duterte na wala namang ginawa, maaring hindi lang si BBM, maaring tatamaan niyan maraming mga presidential balls. Wala kayong nagawa. In contrast sa akin na ang dami kong ginawa, iniisa-isa ni Pangulong Duterte, hindi nyo ba napupuna? Iniisa-isa niya ngayon ng kanyang mga nagawa. Kaya siya may talk to the people. Hindi nyo na madidenay yan. No? Hindi madidenay yan dahil lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, nakikita, nararamdaman, at ang pinakamalupit, naaamoy pa. Diba? Dolomite Beach, naaamoy ang ginawa ni Pangulong Duterte. Ulitin ko lang po, pasensya na sa mga kumakain. Ang amoy po sa Dolomite Beach noon, nagtututong na ebak, tae. Natatapatan ng araw dahil hindi naman sila, pag ganun po kasi yun eh, no? Yung bakod po doon, seawall, pag ganun po, kaya pag may umebak po doon, hindi po mapupunta sa dagat. Pasensya na po kayo. Kaya ramdam ng tao ang lahat ng proyekto ni Pangulong Duterte. Nararamdaman, kitang-kita mo, may tulay. Ngayon, dati walang tulay. Hindi na po pupwede ngayon na sasabihin nyo lang, malakas kami. Kahit na ano mangyari, dito pa rin kami. Nanghihingi na yung taong bayan na botante. Sagutin ninyo yung mga binabato ni Pangulong Duterte. No? Kasi po, isa pa. Bakit hanggang ngayon magalang pa rin sila kay Pangulong Duterte? Kasi taktika nila, i-isolate si Pangulong Duterte at tukuyin na itong lahat ng nagaganap ngayon na taktika sa totoo lang kay Pangulong Duterte to, lahat ng ito ay kagagawan lahat ng Bongo. Kita nyo, lahat ng galit nila dinedirekta nila kay Bongo. Lahat ng galit nila dinedirekta nila kay Bongo at saka kay Banatbay. Napunan nyo ba? Pero never kay Pangulong Duterte. Eh sino ba'y nagsasalita? Sino ba'y nagbibintang na weak ang leader nyo? Si Bongo ba? Si Banatbay ba? Hindi. Si Pangulong Duterte mismo. Hindi nyo na pwedeng i-deny yan. At hindi na nila pwedeng gawin, i-claim nila na kanila yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Matagal na po naming sinasabi yan. Habang sinasabi namin yung legacy ni Pangulong Duterte ay hindi pwedeng i-claim ng kung sino-sino, inaakusahan ang mga katulad namin na pinaghihiwalay namin yung loyalist at saka yung DDS. Diba? May mga dialogue pa sila. Iisa lang yung DDS tsaka loyalist. Kayo, pinaghihiwalay ninyo. Baka makapasok yung dilaw. Unti-unti natin nabablanko na yung mga pinagsasabi ninyo na mananalo yung dilaw pag naglaban yung loyalist at tsaka yung mga BBM ay lokohan. Hindi po totoo yan. No? Hindi nyo na ngayon makiklaim na inyo yung Dolomite Beach. Kay Pangulong Duterte yan. Sinasabi ni Pangulong Duterte ngayon, hindi lang direkta, sinasabi ni Pangulong Duterte ngayon, sa lahat ng aming proyekto, sa lahat ng accomplishment ko, hindi kayo kasama. Yan yung ibig sabihin ni Pangulong Duterte. Kaya ayoko makipag-alyansa sa inyo. Ayokong kayo makinabang. Ipagmamalaki namin yung achievement namin.
sa mahigit na 5 taon, ipamumukha namin sa tao, ito yung mga ginawa namin. Ngayon, dahil kayo ay direkta ng sinasabihan ng ganyan, ano ang may pagmamalaki nyo ngayon sa tao? Bakit kayo iboboto? Dati nasasabi niyan, itutuloy ninyo. Ngayon, hindi. Hindi nyo na pwedeng i-claim yan. Yan po yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Ganyan po ka-brilliant si Pangulong Duterte. Inihihiwalay niya na ang sarili niyang achievement sa pagkiklaim ng kahit sinong grupo. Wala ng grupo. Parang sinasabi ni Pangulong Duterte ngayon, walang ibang grupo magkiklaim nito, kami lang. Yung sinasabi niyong kayo yan, parte kayo niyan, paano kayo naging parte niyan? Yan po ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Kung hindi nyo pa po nauunawaan, pinamumukha niya kung anong leader yung nangunguna ngayon sa survey. Ikalawa, yung achievement ko ay wala kayong papel. Yung achievement ng Duterte administration ay hindi kayo kasama. Yan po. Ako na nagpaliwanag sa inyo kasi loading pa eh, di ba? Naglo-load pa. Anong paliwanag natin dyan? Di sabihin nyo lang, dilawan, anong paliwanag natin dyan? Cebu. Ano ba ang ibig sabihin talaga doon sa sinasabing weak leader? Kung i-analyze natin, may mga bagay na ginagawa si PRRD na kakaiba. Katulad ng pupunta siya doon sa lugar ng mga NPA, sa mga doon kung saan mga baryo, mga barangay na pinangungunahan or control NPA. Pupunta siya doon, hindi siya pinapatay. Nagagawa niya, makikipag-usap doon, mini-meeting yung mga tao. Napakahirap yun, delikado yun, pero nagagawa niya. Hindi siya doon binumba o hindi siya binaril. At naging kaibigan niya yung mga yun, na nakikinig sa kanya. Yan yung mga mahirap na crisis na sinasabi. Yung sa Imailip, Imenilip, lahat na yan. Respektado siya, kausap niya yung mga rebels. Mahirap yan. Pwedeng mamatay ka doon kung hindi mo o hindi ka mag-ayos. Eh ngayon, kung halimbawa, ilagay natin din si Senator Bongbong. Magagawa ba ito kaya na makikipag-usap din sa mga rebels niya, sa mga NPS, mga MILM? Hindi naman kayo doon, hindi naman si PRRD nagdala doon tangking panggira. Wala. Pero tapang talaga, ang tapang. Yung magda-drive siya ng taxi dahil para lang magkukunwari siya doon na driver ng taxi, pero yung pala ay nag-iikot lang pala sa syudad para makita yung kalagayan. Yung sasakay ng motorcycle, tapos pala bibisita pala sa lugar, sa mayor. Ito mga discarding, napaka-wise ng mga diskarte, mahirap gawin ito dahil pwede kang mayari dito kapag matiktikan. Pwede kang mamatay ka. Ang tapang talaga ni PRRD. Ang tanong, kaya pa ito magaya ang style ni PRRD, ni Senator Bongo? Kaya. Eh, kasi nandiyan na lagi siyang nakasubaybay, lagi siyang nakaantabay dyan. Kitang-kita niya. Ngayon, pagdating sa paghubog ng isang tao, saan ba nahuhubog ang tao? Yung mga graduate nga sa kurso eh, kahit engineer eh, pagka-graduate ka eh, wala ka namang alam eh, nahuhubog ka doon mismo sa trabaho, doon ka natuto. Eh si Senator Bongo eh, ilang taon yan? Ilang taon siya nagsiservisyo? Paano gumagalaw? Paano ang galawan ni PRRD? Kitang-kita niya, nandito na yan sa kanyang utak. At ang isang lamang pa dyan, siyempre lagi silang mag-uusap. Lahat ng mga dinidesisyon o mga ginawang mahirap na desisyon, siyempre nag-uusap-usap silang dalawa. Kasi sila lang naman ang laging magkasama. Eh. So, maaring may contribution si Senator Bongo dyan sa mga decision making. Kinukuhanan din siya siguro ng puro-puro dyan. So, yan yung sinasabi. Sino ngayon ang pwedeng sumunod, mapagkatiwalaan
sa dalawa talagang si BBM at si Bongo, si Senator Bongo, talagang direkta kasi sabi ni PRRD, hindi naman kala nyo, sabi niya kala nyo pipityogin si Bongo. Hindi naman. Ayun lang akala nyo, pero siya ang may desisyon, siya ang may nakakaalam kasi sa kanya nagtrabaho yung tao. Simple, kapag boss ka, alam mo kung sino yung magaling na tao na magserbisyo sa iyo. Sa iyong, sambawa, sa kumpanya, malalaman mo kung sino magaling na nagtatrabaho para sa iyong kumpanya. Ganon din siya. Hindi siya natin pwedeng pagkataluhin na kung ano ang sinabi niya. Dahil sa dalawa, sa choices, talagang kanya yun, sarili niyang decision niya. So, yan ngayon ang ating palaisipan. Ngayon, ang tanong, bakit malakas ang mataas ang rating ng Marcos, ng grupo ng mga loyalist? Unang-una, dominated sa social media yung mga bloggers ng mga loyalist. Dominated sila. Ang nagdadala ng information, ang naghuhubog ng mga isipan ng tao, number one yung social, yung sa media at sa social media, lalo na ngayon ang trend ay social media sa Facebook at saka sa YouTube. So, dahil dominated yung mga information, at hindi lamang sa radio, sa digital TV, pati rin mga politicians, marami ding panig sa kay BBM. So, hindi natin ipagkaila. Talagang mataas ang rating. Ngayon, isa pang nakapagbigay ng mataas ng rating dahil na identified yung loyalist sa mga accomplishment ni PRRD. Parang lahat na accomplishment ni PRRD ay parang identified na rin sa grupo ng Marcos. Kaso ang nangyari ay hindi pala. Ngayon, nilabas ni PRRD na hindi pala ganun ang mangyari. Hindi pala dapat ganun ang isipin ng tao na ang mga gawa niya, ang accomplishment niya, hindi pala dapat ito i-credit doon sa mga loyalist. Kasi sa nakalipas na mahigit 5 taon, anong ginawa ng mga loyalist? Wala naman silang actual na accomplishment kasi ang ginawa ni BBM ay para ipaglaban yung kanyang recount sa kanyang labanan ni Madam Lini. Ay yun nga, kaso nga natalo siya. Sabi naman na dinaya. Siguro mayroong mga rason kaso lang dinaan naman sa husgado. Hindi naman natin pwedeng pilitin ng husgado dahil himay-himay naman ang mga ebidensya, wala na tayong magagawa doon. Pag wala naman ding kandidato na pag natalo, bihira naman pag sinabi na talagang talo siya, hindi talaga amin yung sabi niyang dinadaya. So, wala. Nasa sa atin na lang ang ating pag-unawa. Pero, mayroon naman kasi tayong batas. So, mag-abide kayo sa batas. So, yun ang nangyari. So, kaya mataas, dahil dati ang labanan dilaw at saka pula. So ang pula identified DDS kasama loyalist. So siyempre naman talaga dahil sa accomplishment ni PRRD, talaga ng mga natabunan yung mga panahon, yung mga grupo ng dilawan. So yung ngayon identified sa pula or kay PRRD yung grupo ng mga loyalist, kaso nga nilabas na ngayon na ayaw pala ni PRRD makisanib dito sa grupo ng Marcos, na gusto niyang linawin na hindi pwede i-credit sa grupo ng loyalist dahil ayaw nga niya makisali or makidikit sa grupo. Dahil unang rason niya, hindi naman niya mapili si BBM dahil unang-una, hindi niya project na makuha yung kanyang style na pamumuno doon nga kay BBM. Mas, kung piliin niya ang dalawa, mas mabigat ang choice niya para doon kay Senator Bongo.
So, ayaw ngayon niya i-collaborate ang kanyang mga gawa sa mga loyalist. So, hindi kayo dapat magalit dyan. Dahil, real talk lang naman talaga yan. Kung ayaw niya, dahil siya naman ang may performance ng mga lahat ng mga yan. At bakit naman i-credit niya doon sa tao na ayaw niya ayaw niyang dumikit doon. So, hindi tayo dapat magalit. So, yung iba dyan, control-control naman kayo. Huwag kayong basta-basta mangbabas. Dahil wala naman kwenta yung bas na yan. Pag sinasabihan mo yung tao na ulol ka, o kupal ka, o may naidulot ba yan, wala. Away lang ang gulot. So, kaya, hindi na, walang ano yan. Saka hindi naman tayo magkakaaway eh. Dahil isa lang naman ang layunin natin. Gusto natin umundad ang Pilipinas. So, hindi natin, iwasan natin yung pag-aaway. Mag-debate lamang tayo sa punto, sa facts. O kung sino ngayon ang mananatili o matibay na rason sa debate, okay. Yun dapat ang ating tatalima, ang tatalimahan natin. Yung tama at mabuti. Dahil yung tama, mabuti, yun ay magdadala sa atin ng tagumpay. Iwasan natin yung away kasi tayo ay magkapatid. Tayo ay parehas mga Pilipino. So, yung pangbabas, walang ano yan. Walang value yan. Walang kwenta yan. Walang bilang yan. So, ngayon, doon sa mga tanong, bakit mataas ang rating ni BBM? Dahil nga, na-credit ayon sa pag-analyze, dahil na-credit, wala namang ginawa. Anong ginawa sa pagkalipas ng limang taon mahigit? May ginawa ba? Wala naman eh. Ang gumagawa, si PRRD. So dapat, yun ang unawain natin. So yung mga tao ngayon, na biglang gustong-gusto nila sa grupo ng loyalist dahil ano? Walang masagot. Bakit mo gusto? Performance? Wala naman. Hindi naman performance eh. Wala namang ginawa eh. Nadala lang to sa grupo, sa DDS. Pero kaya ngayon, hinihiwalay na atin ang ina-identify. Ano ang nagawa ng grupong DDS at saka yung grupong mga loyalist. So, dapat real talk lang tayo. Huwag kayo dapat magalit. Respect tayo sa bawat isa. Kasi atin lang naman hinihimay-himay. Ating ina-identify kung ano talaga ang dapat. So, yung iba na napunta na doon sa kay BBM yung credit dahil talagang binugbog natin ay yung dilaw eh. Yun yung ating ayaw eh. Ayaw nating mangyari yung magkakaroon ng laboratory sa druga doon sa loob ng prison. Ayaw natin mangyari yung paglaruan na lang tayo sa laglag bala. Ayaw natin na mangyari na matatakot tayo dahil pag-alagala pa sikat pa pahari-hari yung drug lord. Ayaw natin mangyari yun. Kaya yun ang ating layunin ngayon na hindi natin dapat hayaan na mapunta yung kapangyarihan sa mga mahihina, ang walang kamay na bakal, walang decision making. E si PRRD, kahit ang daming bumabati ko sa kanya, pag decide siya, walang makakapag-ugbago. Hindi siya natatakot, hindi siya papaling-paling, hindi siya kikimi. Walang di magsabi. Kung anong nasa isip niya, sinasabi niya, gagawin niya, hindi siya matitinag. May strong will ang kailangan natin. Hindi, ang mga nasa dilaw, actually, mabubuting tao naman. Wala namang masama doon. Kaso lang, walang strong will. Hindi tumatayo, walang kamay na bakal. Kapag tutugisin, yung iba nga takot eh. Takot sa ayaw kalabanin yung mga oligarchs eh. Dahil may backup na siyempre panahon ng election, sinong magbabackup ng mga support diyan. Kaya ayaw nilang banggayin yung mga oligarchs. Dito sa grupo ni PRRD, wala. Sinong oligarchs diyan pagka mali yung talagang babanggain kanya. Yun ang gusto nating mangyari, kaya ayaw natin dun sa dilawan. Pero naman dito sa DDS, ngayon, ina-identify, hinihimay-himay ngayon na hindi kasali, ayaw ni BRRD makikidikit doon sa grupo ni DBM. Talaga namang
Wala naman. Ay, real talk lang naman yun. So, yun ang nangyari. Nadala sa rating. Kasi pero, anong dahilan? Ay, wala namang ginawa eh. Nadala lang sa kumbaga, sa impluensya. Akala ng mga tao ay ang ano ito, accomplishment ito ng loyalist. Hindi ang DDS ay hindi lahat loyalist. Okay? Landaan natin yan, liwanagin natin. Ang DDS, solid Duterte supporters, hindi lahat loyalist. So ngayon, hinihimay-himay na natin ngayon. Okay? So, yun ang nangyari ngayon. So, punta tayo doon sa kakayanan ni Senator Bongo. Sinasabi nga natin, ngayon hindi pa matunog ang kanyang pangalan. So tingnan natin after 3 months, after 4 months. Dahil baka magbabago na ang ihip ng hangin. Dahil yung mga undecided dyan, yung mga nakaranas ng kabutihan, nung yung mga walang makain, nagkasakit, natulungan doon, kakalat yun yung kanilang word of mouth na mabuti ito. So, lalo na yung mga nakausap ni Senator Bongo doon mismo sa lugar. Yung nakausap, makikita nila yung gesture nung taon, napaka low profile. Kayang-kaya mong lapitan. Eh kung mga mataas na tao dyan, eh baka maiilang ka dahil mga mataas na tao yan, hindi mo kalabel yan. Mataas yan na hindi mo, tayong mga ordinaryong tao, baka mahirap natin. Mayroong kalabel yan, parang mayroong magnet yan eh. Ang taong mahilig na makipag-label sa mga mababang klase, mayroon kang magnet yan, mayroon kang attraction. Doon sa mga mataas, mayroon din magnet yan, mahirap ka makalapit. So yan yung mga nakausap mismo ng harapan si Senator Bongo, malalaman nila na itong tao na ito ay napaka low profile. Yung attraction ay kaya mong kausapin kahit ordinaryong tao ka lang. So walang contribution. Saan ang galing itong ano? Saan ang galing itong rating na ito? Wala. Sa vlogging. Kasi dominated yung social media sa vlogger. Maraming grupo ng loyalist na nagbablog. Pero wala namang actual na accomplishment kay PRRD yun. So atin na ngayong hinihiwalay na ni PRRD na hindi dapat dahil ayaw niya makipagdikit doon nga kay BBM. Yung ayaw nga niya dahil hindi siya tiwala na magagawa niya ni BBM yung kanyang mga yung style, yung kanyang approach nung pamamahala. Hindi siya tiwala na magagawa. Pangalawa, ayaw niya makisali doon sa burden. Ay yung mga burden yan, problema na yan, yung kalaban ng Marcos, hindi yan basta-basta mahupa dahil iba ang kanilang nasa isip nila. Yung mga natutorture nandiyan, nagsisigaw pa rin. So hindi yan basta hupa. Ayaw ni PRRD makikidikit dyan, makikisanib dyan. So yan yung mga punto. Ngayon balikan natin yung mga punto para ma-summarize natin. Unang-una, sa ngayon starting pa lamang, hindi pa talaga, sabi ng mga analyst, hindi pa natin ma-judge kung ano talaga ang final dahil nag-uumpisa pa lamang, marami pang mangyayari nito kapag gumana na ang mga kampanya. At sabi nga, kung sino ang talagang masipag na puntahan yung mga lugar, sa mga baryo, doon sa mga bayan, kung sinong masipag niyan, maaring yun ang makapagbago. Eh nakatandoon na 149 na mga malasakit center. Mayroon ng communication yan. Kayang i-communicate ni Senator Bongo at mabilis yung makapag-travel niyan, pag-ikot niyan, kausapin, magpakita siya doon sa mga tao. Mayroong chance si Senator Bongo. Ngayon, sabi pa nga ng isang vlogger, si Sir Nenyo, sabi niya, bakit ako pipili doon sa tao na dati naman nakaupo? Wala namang remarkable, excellent performance ang nangyari. Dito na lang ako sa nasubukan ko na talagang nagre-response ng tulong pag humingi ka ng tulong. Ngayon, sabi niya ni PRRD, ulitin natin, hindi siya believe or hindi siya tiwala na magagawa ang kanyang style. Ang pinag-usapan natin dito, yung malaliman yung style ng kanyang wisdom, yung technique.
paano siya magdala? Eh, kaya nga natalo yung ano eh, natalo yung mga yung insurgency sa Davao dati. Kung hindi siya wise, wala na. Baka nayari na siya doon eh, dahil sa wise niya at matapang siya. At yun ang ibig sabihin niya, hindi siya tiwala, hindi siya believe na magagawa. Ay yung magkukunwaring driver ka ng taxi, magsasakay ka ng motor na ano eh, ibang klase ang kanyang style. Yun ang ibig sabihin niya. Hindi niya sinisira yung tao, kundi talagang hindi siya tiwala na magagawa yun. Samantalang si Senator Bongo, tiwala siya. Eh siyempre magkasama sila lagi. Tiyak na tiyak siya na lahat ng mga ginagawa niya ay magagawa ni Senator Bongo. Ngayon, pagdating naman sa dugo o sa lahi, may lamang talaga si Senator Bongo, dahil alam naman natin na matagumpay ang mga Chinese dahil masipag yan. At saka mapagkumbaba, hindi mo akalain kung sinong sikat o sinong mataas na tao, kahit yung mga may-ari ng mga businesses, kala mo tindero ay pala may-ari na pala ng ganun ang kanilang pagkatao ng mga Chinese. At hindi natin pwedeng gamitin na wag tayo diyan kay Senator Bongo dahil Chinese yan. Hindi yan issue, dahil alam naman natin na tayo ay mixed blood tayo. Marami sa atin ng mga Espanyol. Mas marami din mga Chinese. So hindi yan issue. Mababaw yan na issue. Sinasabi nga natin, dahil kung makita ng mga Chinese na yung ating leader ay Chinese din, baka mayroong magkakaroon nga ng respect. Dahil alam naman natin, pagkababayan, katulad sa isang Ilocano, pagka Ilocano, mayroong culture kasi yan eh. Mayroong tawag nito yung kanilang common culture. Ganun din, pag sinasabing Bisaya, mayroong attraction yan. Mayroong mutual understanding. So, hindi issue ang hindi negative issue ang pagiging Chinese. Siyempre, natural born citizen naman si Senator Bongo, at talaga namang siya ay tunay na Pilipino. So, hindi issue yan. Ngayon, may kakayanan si Senator Bongo sa lahat na ginagawa ni PRRD. Kaya, ako man ay papanig doon sa desisyon ni PRRD na may tiwala siya kay Senator Bongo, at ako man ay may tiwala ako. Kaya tingnan natin, mag-respect lang tayo sa bawat isa. Ay kung ngayon mahina si Senator Bongo, tingnan natin after 3 months, 4 months, kung tataas yan. Ngayon, kung talaga namang, kung sino man ang pipiliin mo, ay wala namang problema. Basta sana, huwag masira ang ating bayang Pilipinas. Huwag natin ibigay ang ating mga muna, huwag natin pangyarihin na maghahari ang mga hudlom, huwag mo na maghahari ang mga terrorist. Huwag lang natin ipangyarihin ng ganun. Huwag tayong pumayag sa ganun. Ngayon, kung sino man ang pipiliin mo, respect lang tayo. Huwag tayo magbalahuraan, huwag tayo mag-aaway, huwag tayo magsabi na ulol ka or kumag ka. Huwag na, hindi naman nakakatulong yan. Okay, mga kababayan, so yan po ang ating hatid. Muli po ang ating pong mga topics dito ay talagang pampaudlad sa Pilipinas, dahil ang unang topic po natin ay patungkol sa mga invention. Marami na pong nakinabang sa mga gawa nating invention sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Marami na pong gumagamit sa ating gawa, at yun nga, may project ako na hindi kaagad-agad matapos-tapos dahil kailangan ng budget ang paggamit ng tubig upang makatipid ang ating makina. At sino ba naman ang ayaw makatipid, lalo na ngayon ay sobrang mahal na ang ating crude oil. So, pagsunod na presidente, kung sino man, mangyari, dapat masuportahan po ang ganitong project, dahil ito po ay pag-asa. Pangalawang topic po natin ng ating pong dinidiscuss dito ay patungkol sa health, dahil napaka-importante sa health. Kung tayo man ay may pera, pero nagkasakit tayo ng malubhang sakit, ay wala ding silbi. Ang pangatlong topic natin ay patungkol sa entrepreneurship, dahil kailangan po nating, upang makasurvive tayo, kailangan po nating kumita ng maganda-ganda. At ang pang-apat nating topic ay patungkol sa mga trending issues, katulad nito, politics, napaka-hot topics po. Kaya po, yan po ang ating mga topics na mayroong pakialam na ito pong mga topic na ito ay magpapaunlad po sa ating buhay. Salamat po sa pakikinig. Huwag po kalimutan mag-subscribe at pag-click po sa notification bell. Salamat po.